pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, Ama mo'y iulot, Panginoon, na pasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halinaman na ako, pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Naghahanda po ang buong bansa para sa kagandahan sa misteryo ng Pasko. Ewa lalo tayong maghintay, magbantay, mapahalagahan na si Jesus ang tutubos sa atin, isinilang siya upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong ang darating na Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay magdulot ng kagalingan sa pamumuhay sa kasalukuyan at magkaloob ng gantimpalang pangmagpakailanman sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang, ang Diyos at wala nang iba pa.
Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan. At mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay, at mapapahiya sino man sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Magsitayo po ang lahat. Masaya ihayag mo sa balana, Panginoon narito na. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang yun, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang malagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, kayo po ba ang paririto o maghihintay pa kami ng iba? Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinapatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa ba kami ng iba? Nang ang mga sandaling yun ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng karamdaman na mga inaalihan ng masasamang spirito, ipinagkalong niyang makakita ang mga bulag, sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bilang mga Pilipino, ito'y pinili natin na kinagawi ang maganda sa paghahanda para sa pagsilang ng Panginoon. Iba ang kaarawan ng Panginoon. Kaya ipagdasal po natin ang bawat pamilya, ang bawat komunidad na lalong mapalapit, magpasalamat sapagkat tayo tutubusin, ililigtas ng Panginoon. Kaya nga isinilang ipinanganak siya. Sa panahon ng Adbyento, may mga kaibigan tayo. Lagi sa ating unang pagbasa, kadalasan po ay si Propeta Isaias. Sa mga may problema sa atin, sa mga maraming dinaraanan, sa marami sa atin na mabigat ang balikat o nahati ang puso, itong pinagkakaabalahan, itong dinadala natin, itong nagpapakasakit, nagbibigay sakit sa atin, ito po'y mawawala. Sabi ng propeta, aalisin ng Panginoon sa kanyang pagdating ang luha sa ating mga mata, ang bigat sa ating mga balikat, at ang paghahati ng ating puso. Siya ang paghilom, siya ang kasaganahan, siya ang kaginhawaan. Kumapit lamang tayo sa kanya. Sa simbang gabi po, meron po itong karakter ukol sa mahal na Birhing Maria. Kaya po kakaiba po, special po bukod tangi na pribileyong ibinigay sa simbahan sa Pilipinas itong simbang gabi. At ang ating mahal na Birhing Maria talagang siyang, siyempre, siya ang nanay, gagabay sa atin sa pagsilang ng kanyang anak. Sino pa ba? Bukod kay Maria ay si San Juan Bautista na tumutulong sa paghahanda. Papatapos na po kay San Juan Bautista ang ating patron, pintakasi, uliran, gabay at patnubay, ehemplo at halimbawa. Si Juan Bautista sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, para bang meron siyang gusto niya makasigurado. Kaya nagpadala siya, nasa kulungan na siya. Malapit na siyang pugutan ng ulo ni Herodes. Pakitanong nga kung
kay Jesus kung siya nga. Para makasigurado tayo, makatsak tayo. Eh si Jesus nagpapagaling, nagpapaalis ng mga may masasamang spirito. Sabihin mo kay Juan ang inyong nakita. Bulag, nakakakita. Bingi, nakakarinig. Lumpo, nakakalakad. Patay, nabubuhay. At ang mga mahihirap, sa kanila ang mabuting balita. Ito ang mga palatandaan ng Mesiyas. Sino pa ba makakagawa nito kung hindi ang kamay ng Diyos ay nasa Kanya? Pinagpala ang mga hindi nagdududa. Ano pa ba kailangan mong prueba, ebidensya, katibayan? Para mapanatag ang kalooban, si San Juan Bautista, bago siya talaga maging martir, nagawa na niya ang kanyang papel, nagawa na niya ang kanyang dapat gampanan, natupad na niya ang misyon niya sa buhay. Ipaghanda ang Mesiyas. Paghahanda. Kaya nga po, tayo po'y ang puso natin, wag na po tayo mag-alinlangan o magduda. Marami pa tayong tanong, siyempre, dumarating, pumapasok sa isip natin yan, ngunit tayo'y maging bukas sa nangyayari sa atin at tingnan ang daliri ng Diyos na siyang naglalagda sa mga pangyayari sa ating buhay at ituro sa atin ang daan patungo sa katarungan. Sa tulong po ni Maria ni San Jose, buha po, patuloy ang ating pananabik, paghahanda ng ating pamilya at mga komunidad upang mapahalagahan ang pagliligtas na idinulot ng pagsilang ng mananako. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihandog natin na may isang puso at diwa ang ating mga panalangin sa Ama na hindi lamang nagpapatawad ng ating mga kasalanan, bagkus nagpapagaling na mga sugat na sanhi ng kasalanan. Tugon po natin, Panginoon, basbasan mo kami. Panginoon, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tanda ng awa at pagpapatawad ng Diyos sa buong mundo, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga lumayo sa simbahan dahil sa kasalanan, naway matuklasan ang pagpapatawad ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga pamilyang watak-watak at nagkakalayo, naway muling pagsamahin ng nagpapagaling na pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng ginhawa at pag-asa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mabubuting gawa, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namayapa, naway maranasan ang liwanag ng walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming ihatid ang iyong pagpapatawad at kapayapaan sa mga taong aming nakakadaupalad. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikiisa niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahang naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Ina ng Laging Saklolo. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ligtas mo.
saya dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at kumarito ka sa gipin mo. Gabay ng mga mahirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa paghandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, nga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanao. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw liibing at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangriyan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipindo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Matayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka.